the recitation? Okay po, ma'am. Okay. Pektusan na lang natin si Carlos. Nakatulog ata si Carlos. Hindi ko alam kung nasaan siya. Hindi naman umaabsent yung taong yun. So maybe he has reasons. Okay, so let's begin our discussion for today. I know it's been a while. Medyo ang haba na naging discussion natin for the previous times. And I was actually very happy for this discussion of ours kasi napakaganda ng naging discussion ko nito sa kabilang mga section. And of course, I'm hoping na mas maganda sa inyo. In a way, because number one, I am your advisor. So alam ko mas marami kayo ikukwento sa akin about your experiences when you were in experiences and expertise. Kaya lang, ang tagal sa Canva. Okay, kasi nga online siya. Okay. So our lesson for today is about the Unit 3, Organization and Management of Classroom Style. Ay, wait lang. Madami tayong recitation today. So, good luck kay Jana. Okay. So, let's begin. Bakit yun? Ay, lumabas. Wait lang po ah. Okay, so Unit 3, Organization and Management of Learner-Centered Classrooms. So we will begin with the first one. Lesson 1, Forms of Learner-Centered Classroom Organization, Procedures, and Physical Structure. Let us begin with this one. I have a question. Okay, if you will arrange your classroom, how will you arrange the chairs and tables? Now, we have this first arrangement, number 1. Naka-pair sila. The number 2, the traditional, single sila. We also have the stage room, na pa ganito yung chairs and tables, nakaganyan. Ito yung board, ito yung teacher's table. And we also have a runway. We have four types of arrangements. So now, I will ask you, I will be stopping my, and I will ask you, kung kayo ay mag-arrange ng chairs and tables, how will you arrange yours? 1, 2, 3, or 4. Anyone? Yes, Marivic. I prefer po traditional. Why? Based po sa may experience ko. Na-experience ko po na ang row po ng upuan is by pair po. Which is, maganda rin naman po siya. Tapos may nagkakaroon ka ng opportunity para makausap mo ng masinsinan yung katabi mo kasi wala ka namang choice kung hindi ka usapin siya, di ba? Pero okay. Mas much better po talaga nung na-experience ko yung apatan kasi po, di ba sabi, the more the merrier, which is indeed po talaga natotoo siya. Tsaka mas marami kang idea na makukuha sa ibang tao, mas makakapag-communicate ka ng iba't ibang experience and ma-explore mo yung mga bagay-bagay sa paligid mo. That's why I prefer traditional row. Okay. So, Marvic likes traditional kasi mas makakausap daw niya ng masinsinan yung mga klase niya. How about the other? I mean, I hope na yung sinasabi ni Marvic is academic, ha? Hindi yung makakausap mo heart-to-heart talk, ha? Hindi na during klase. Yes, yes po, ma'am. Academic. Oh, okay. Academic. Angelica Lerum. Turn off na po ako. Baka maging thumbnail ulit. So, pipiliin ko po siguro yung D, runway. Runway? Why? I've experienced that kind of setup po when I was in grade 9. It's just that medyo payo po yun sa amin. Effective siya in a way na very spacious for activities, acting activities, ganun po. Plus, there's no student left behind. Parang na, aano mo po siya lahat. Nakikita mo po sila lahat since there's no too far or too near students. So, very engaging po siya. And interactive. Okay. Actually, kay Angelica Lerum, that's actually my choice. Pag nag-arrange siya ng chairs. Pero tama, dun ako sa payo. Meron sa gitna. Okay. Cindy, Ostonal. Dun po sa third po na ayos po nung chairs. Kasi po, ma'am, ano po,
feeling ko po na hindi po masyadong nakaka, ano po, tawag doon, yung environment po, hindi po siya parang masikip. Tapos nakikita niyo po yung buong, pati po yung classmate mo and teachers and also ma'am, hindi po nakaka-distract. Kaya po so you sa, like the stadium, Cindy? Po, yung pangapat po kasi ma'am, nagkaharapan po, parang nakakailang po. Ah, okay. So nakakailang kasi makikita mo yung nasa tapat mo. I understand Cindy's point of view. Danica, that's nice. Thank you, Cindy. Ano po, ma'am? I prefer po yung pang-apat po yung runway. Kasi naranasan right. din po namin. Kaso nga po, yung payo po, yung meron sa gitna. Mm-hmm. Bukod po sa spacious po siya, ano po, di po kayo, yung mga estudyante niyo po, di po makakapagkopyaan kasi kita po lahat. sana, hindi. Okay. Okay, so thank you, Danica. How about the others? Can you share your seating arrangement? Sabi nila nasa seating arrangement daw minsan yung one of the things that would contribute to the learning. How about the others? Okay, so ayan, Donna May Ilanan. Ako po ma'am, yung prefer ko po ng seating arrangement is yung pang-apatan. Apatan, kasi the po, traditional. Opo, kasi okay. po ano, since ano po, junior high school until senior, nag-graduate po ako ng senior high. Ganun po yung experience ko. So, ano po, yung and agree po ako sa to you. Opo, kasi agree po ako sa yung sinabi ni Marivic na ano po, the more the merrier. Yung parang confident ka po kasi marami kayo sa isang row. Mm-hmm. Yun po. Yung confidence lang po. Confidence ko po talaga yung na-develop. Wow, okay. So it's nice that you base it on your experience and it is helpful for you. Ibig sabihin, naging na-develop yung self-confidence with the arrangement na ginawa ng iyong professor when you were in high school. Thank you for that, Donna. Nicole, how about you? Sa akin po yung ano po, yung runaway din po, na set up po ng chair. Na-experience din po namin yun, kaya lang din po kagaya po sa kanila, pa-letter U po. Para po sa akin, ano po, lahat po kasi kami na parang nakakausap po ng teacher. Lahat po kami, ano, nakikinig po. Tapos po, actively involved po kami dun sa class. And mas maganda po yung participation po ng mga estudyante sa klase. Okay, so mas enjoy mo siya, mas actively yung actively active participation nandun. Thank you for that. And actually, for us, for my choice, I prefer the runway as well. Pero yung may U, yes, agree ako doon sa may U. Hindi yung runway lang. The con of that is, ang con niya is that, ano ba yung con na napansin ko? Malabo na doon sa pag nagka-copy ng notes sa blackboard. Not unless, tas nakatingin kayo na gilid na gano'n, yung naka-ganon part. Now, the good thing is, yes, no one's left behind because you could really see them all sa after. And aside from that, mahilig kasi ako magpa-activity talaga. Kaya, kapag runway, madaling mag-perform. And sabi nila, that the choice of your, ano daw, yung choice nyo daw ng seating arrangement will reflect on what activities you are planning to do as a teacher. Like for example, sabi ko nga sa inyo, you're not the first one na nakausap ko when it comes to this one. And ang nakausap, tontuwa ako kasi ang nakausap ko na una is the Filipino majors. Ayan, hati-hati sila. Kasi ano, yung ibang Filipino major ang sabi, ma'am, ganito po yung gagawin namin kasi magmarami activity. Isa naman, sa math naman, since marami silang worksheet, they prefer the traditional way. Kasi nga more on magsusulat lang naman daw. Although, it's easier to monitor nga naman pag runway. Makikita mo, lakad-lakad ka lang isang ganun. Pero of course, it depends on the teacher. Kung ano yung mas prefer niya talaga. That's true naman. Okay? So, I'm very happy with your answers. And it seems na lahat ng decision nyo is you base it on your experience and what you think will make it your class better. Kaya yung dapat yung pag-isip. I actually have another question for you. The second question is, what is academic noise?
And the second question is a quiet classroom necessarily favorable for learning? Again, you could just only choose one. Or may isang mag-tas na sasagutin nyo. O, ano ba yung academic noise? And is a quiet classroom necessarily favorable for learning? Okay, so that's my question for you. Okay, what is academic noise? And is a quiet classroom necessarily favorable for learning? Ano sa inyo? What do you think? Danica. Danica? Yung second question po, ma'am. Question number one. Question number two po. Okay. Question number two. Ano po? Based on my perspective po, kasi po, mas natututo po kasi ako sa tahimik na lugar. Mm-hmm. Mas, siguro po yung quiet classroom, favorable po siya sa mga students na gusto po nila tahimik yung paligid nila para po matuto po sila. Uh-huh. Ah, okay. So, it depends on the students. Okay. How about Miss Sheila? Sa akin po, yung one po. Yung maingay po, ma'am. Hindi naman po sa maingay lang na nonsense po yung pinag-uusapan, pero tungkol po sa ACADS. Based po sa experience ko po noong senior high school, pagdating po kasi ng senior high school, maingay na po, active na po. Na-boost po yung confidence ko. Yung introvert person, bigla pong lumundag. Kesa po nung like even before po nung junior high school, tahimik po. Parang mas na-down po ako lalo. So mas pipiliin ko po yung noise, academic noise po. Yun po. Academic noise. Kasi may say-say naman. At nakaka-boost siya ng self-confidence. Okay, yes. Thank you for that, Sheila. Actually, yung sinabi mo, dalawa na kayo nagsabi niyan. Yung isa kasi sabi niya, ma'am, ayoko po ng tahimik na classroom kasi paano po yung pag magre-recite ka, tapos ikaw lang yung magre-recite. Di para nakatingin sa'yo lahat ng tao. Unlike pag maingay kayo, tapos pare-pareho kayo excited mag-recite, kumaga parang hindi sila nakatutok sa'yo, nakatutok sila sa sasabihin nila na ano, parang gano'n. Okay. Nakaka-boost nga naman ng self-confidence yun. Yes, Nicole De Guzman. Sa akin po, I prefer din po yung tahimik lang po yung lugar. Kasi po, mas nakapag-isip po kasi ako ng maayos kapag po tahimik. Tapos po, parang mas madali ko pong naiintindihan yung mga binabasa ko po kapag ka po tahimik lang po yung lugar. Okay, so mas gusto mo yung tahimik kasi mas naiintindihan mo. Okay, thank you, Ms. Nicole. Mary Giselle Gonzalez. Ma'am, yung number one po. Kasi po nung senior, ay yung ano po, fourth year po kami, madalas po na activity po namin yung mga recitation po. Tapos may mga binibigay po na chips yung advisor po. Tapos kapag po ganun, mas naaano po kaming sumagot. Kahit po maingay kasi meron pong mga reward after. Kaya lahat po nakikicooperate. Okay. Natawa ko na sinabi ni Mary Giselle. Actually, one of the reasons ba't ako naging teacher, kasi hindi ako nabigyan ng chips. Hindi ako nabigyan. Kaya yung first year of teaching ko is that I actually cut out chips para lang meron ako maibigay sa iba. So lahat ng, I realized, sabi ko, lahat na lang bibigyan ako ng chips basta magsagot sila. Kaya ako naging ganun. Kaya ako lagi nagpapapoint sa inyo basta may sumagot kayo. Kasi I was not given kasi hindi tama yung sagot ko or medyo malayo. But the thing is na nabuso yung self-confidence mo na magsalita. Na uy, nag-effort tong batang to. Uy, introvert tong batang to, pero he or she tried to speak. Hindi pa baka bigay-bigay ng chips 'yon. One of the skills na, yes, tama si Marvick. One of the skills na kailangan natin matutunan ay na ano is number one, to stand up and voice our opinions. Ayun. So thank you. Buti pinaalala niyo sila ang aking ang chips. Okay. Let's have Joyce Coros. Ano po? Academic noise po. Since, ano po, pag face-to-face po, madaldal po kasi ako.
Tapos naniniwala po kasi ako na we can influence other people po. Lalo po sa mga introvert person po. Mm-hmm. Kapag ka nakikita po nila na active ka, na ganun po. Parang, ano po, na-influensyahan mo po sila para maging ganun din po. Ayun okay, po. Okay. Thank you. So, na-influence. Okay, ang ganda ang sagot mo. Na-influence mo na na-influence mo siya na hindi naman dumaldal in a bad sense but rather academic noise nga eh. So, na sumagot ng in a good way. Angelica Lerum. Ayun po. I think for an English class, quiet classroom isn't that favorable po. Kasi parang mas maganda po siguro yung two-way communication na nakikita mo sila nagtatry, na nagtatry na i-apply yung lesson na binibigay mo. And it's fun to see din po the eagerness in your students when they want to share something with enthusiasm. Yes. Actually, I agree with that, Miss Angelica Lerum. Yun yung sabi din sa kabilang section. Ma'am, case-to-case basis. Kami gusto namin tahimik yung math. Yun, marami sa kanila. Kasi kailangan makinig sila. Okay, tama naman. But as an English major, kailangan silang mag-share. At eagerness. Ang sarap kaya nun. Ma'am! May bayo nila ng ganun eh. Ako, tontuha ako pa ganun. Oh, ano? Sige. O, di ba yung mga ganung bagay. So, okay. I do, thank you, Miss Lerum. I do understand. Miss Jana Kylie. Para sa akin po yung ano din po, one po. Kasi po parang mas engage po yung mga students na dun po sa discussion na parang ma-eengganyo sila na, uy, ano ba yun? Ano ba yung pinag-uusapan nila? Ganun. So parang na out of their curiosity po, na-eengganyo po sila na makisali po dun sa discussion. So parang mas napapalawak po lalo yung discussion doon. Tapos parang ano din po, mas madali po kasi siyang nare-retain sa isip ng bata, lalo na po pag nag-e-enjoy, compare po pagka nakatatak sa isip na yung kuwari po sa tahimik. Parang nakatanim po kasi sa utak na, ay nakakakaba, ay nakakatakot magsalita. Ako lang naririnig ganun. Ay, baka mali. Compare po pagka masaya, parang, uy, kanina ganito, ganyan. Parang kahit after po nung discussion, active pa rin pong nag-uusap yung mga estudyante po. Tapos, ayun po, hindi rin po sila mahihiya na mag-share kasi po parang meron, nasi-sense po nila yung, ano po, yung belongingness po dun sa group kasi parang super open po pagka medyo maingay po. Pero hindi naman po yung nonsense na ingay po. Ingay, okay. Thank you for that. I do agree with your points. Cindy, how about you? Thank you, Jana. Ano po, ma'am? Yung una po, yung academic course po. Kasi po, kung isipin po natin as a preferred teacher na magpaturo na tayo, tapos po, habang nagpaturo tayo tahimik, naisip po natin na parang may mali. It's either po na naisip natin na walang interest yung bata or natatakot po sa atin. Okay, so baka ang maiisip mo is natatakot. Okay. Tama. Abigail Santos. Para po sa akin, ma'am, yung academic noise po. Kasi po, ako po, sa experience ko po, na maingay po ako, mas nagiging comfortable po ako sa mga tao na sa tingin ko po, nakaka-relate po sila sa akin. Ganun po. Mas nawawala po yung takot ko na makihalubilo or makipag-recite po sa teacher. Nawawala po yung takot ko na magkamali ako, na baka ma-judge po nila ako. Kasi hindi, kapag comfortable ka po, kahit po magkamali ka, okay lang. Mm-hmm. Yeah. Kasi kumbaga po, parang isa na po kayo ng vibe, mga ganun. Hindi ka na po matatakot na ma-judge po ng mga kaklase mo kasi comfortable ka na po sa kanila. Sa kanila. Okay, thank you. Oo nga, tama ka dyan. I do agree with your point. Mas madali talaga parang pag-close na kayo, parang kamali ka. Okay lang yan, parang ganun. Renjilu. And last one is Bea. Okay, Renjilu then Bea. Ma'am, ako po yung academic noise kasi po parang mas nagiging active yung mga estudyante. Pag po kasi sa tahimik, parang mas kinakabahan po sila mag-recite, ganun, baka po mapahiya. Kaya mas preferred ko po yung maingay. Parang mas ma-encourage po yung iba na, ay, sasagot po kasi parang hindi po sila mapahiya, ganun. Okay. Para mas naka-encourage yung iba. And last one, Bea Bianca Esguera.
Ma'am, para po sa akin yung number 2. Kasi po, ako po yung type ng tao na madali po talaga mag-distract. Kaya gusto ko po tayo ng time na para madali din po ako makafocus. Yun lang po, ma'am. Ah, okay. So, kasi si Bea is, ayun lang ang problema, no? So, because sometimes, it's hard talaga. Kaya nga maraming may ayaw din ng online classes because of the distractions. And, I guess, they do have a big point when they said that they have a lot of distraction. Ayaw nila. So, some, and also, natatawa nga ako kasi sa Filipino major, kasi yung Monday ko is Filipino and BPED. Yung Filipino, lahat sila, almost all of them, they prefer a quiet environment. Tapos, tawang-tawa ako kasi yung BPED, lahat sila, gusto nila maingay. Sabi ko, alam nyo, BPED, sana pag kunwari dumating yung point na naging mag-co-teacher kayo, sana hindi kayo magkatabi ng kwarto ng Filipino major. Kasi, pag-aaway ka ako kayo dahil ang ingay ng BPED, masaya yung bata, kasi mas na-enjoy din nila yung klase. Tapos sa Filipino, matahimik, nakaka-distract, okay, ng klase. Kaya kanya-kanya nga tayo kasi ng ano ng mga paggagawa. There are different forms of learner-centered classroom, organization procedures, and physical structure. So room structuring, classroom routines and procedures, the social environment, and creating, motivating, and learning environment. Now, my dear students, what is a learner-centered classroom? We've been hearing this for a while now, so let us just have a review. It focuses primarily on individual student learning. Teacher's role is to facilitate growth by utilizing students' interests and unique needs as guide for meaningful instruction. Student-centered classrooms are by no means characterized by a free-for-all. These classrooms are goal-based. Students' learning is judged by whether they achieve a predetermined, developmentally-oriented objectives, and in essence, everyone can earn A by mastering the material. Di ba napansin nyo? Di ba marami nagsasabi na, ma'am, requirements na lang po ang pagiging ano eh. O yun naman talaga, honestly. Bago ka maging top, kailangan, kaya mo lahat. Na-master mo yung math, science, English, lahat ng ano subjects. All throughout. Okay? Tama naman. Yun naman talaga yun eh. Is a mastery of the subject. Now, if gusto mo siyang matutunan, iba yung kasi my dear students, laging tandaan to. Nagko-contradict kasi yung sinasabi ng mga tao na sinasabi nila na tinan mo nga tong si ano, di naman siya nakapagtapos pero maganda yung buhay. That doesn't mean na kailangan hindi ka magtapos para maging maganda yung buhay mo. Kasi sa kanya, dahil nga sa hindi siya nakapagtapos, he needs a push to go to have a business. But that doesn't mean na dapat hindi ka magpupush sa education. Kasi number one, you don't know if we always need fallbacks. Napansin nyo ngayong pandemic, we need fallback. May mga business nagsara. May mga aside from that, may mga other jobs na high-paying jobs na nagsara. Ang daming flight attendant na wala ng trabaho. Diba sila yung matataas ang sahod? And ang dami, sobrang dami. Maraming na-layoff sa trabaho. And we need to ito, hindi siya natuturo na yung maging masikap. Kasi, my dear students, these are the different skills that you will learn in your life. Mga ano siya, hindi ibig sabihin, porket hindi nakapagtapos to, gagayahin mo na siya. Kasi number one, magkaiba kayo ng skills. What if, hindi siya nakapagtapos, pero this person has an excellent training or skills sa pagbebenta na ikaw ay hindi. Magkaiba po yung tinamad lang. Hindi ganun. That's a problem with the different people. Natatawa ko eh. Kasi the students that I have, yung mga tamad o yung mga kilala kong sobrang tamad, they keep on sharing the life story of Mark Zuckerberg and Mark tsaka yung mga different na dropouts. They keep sharing on those things. But the problem is, hindi naman sila gumagawa ng program for IT. Hindi rin naman sila gumagawa ng business. They're just sharing. So that's different. They're just sharing these things and they're not doing anything to improve their lives. Magkaiba po yun. Sabi mo si Einstein nga po eh, ganito, ganyan. Pero Einstein has a different perspective. Iba yung brain niya. Iba yung gusto niya. At nag-focus siya sa science. And now, this is the problem with some students. They keep on sharing na, ay, gagayahin ko si Mark Zuckerberg. Gagawa. Eh, wala ka namang alam sa, diba? Wala ka namang
alam sa pag yung mga ginagawa niya. So it's different. Okay? So my dear students, although at saka iba, sometimes you may excel in the academic life but you will not excel in your love life. Iba may mga iba na wala silang kahit ano pero they have a very supporting, loving partner na okay siya. Excel siya doon. But to some people, may mga iba, excel sa kahit saan. May they have good health o iba, pangit man yung love life nila, wala man silang pera or whatsoever. But nung nagkaanak sila, they have it. Isi iba kasi siya. Okay? But it doesn't mean mababayaan niyo yung pag-aaral niyo. Yan yung lagi niyong tatandaan. Because, number one, you should know first, ano ba talaga, saan kayo magaling? Okay? So, dun tayo. Now, pag wala, continue lang tayo to aral. Huwag kayo masyadong nagpapaniwala dun sa mga quotable quotes na wala namang basis at saka very subjective. Okay? Grades are just number. Yes, it's just a number that represents kung paano ka nag-perform during that time. Diba? Ganun yun eh. The grades are just a number. It won't define you. Hindi naman talaga. But it will tell you something that either you had a problem during that time or tamad ka at hindi ka gumagawa na kahit ano. Oh, talaga, grades is just a number. Everything else has a number as an equivalent to something. May isa pa, ang sinasabi pa nila, ma'am, kasi po nag-work, as working student po ako. But that doesn't mean na dapat mababayaan mo lahat. It's not your teachers or your classmates na walang trabaho na the bigat. Hindi nila bigat yon. It's your bigat na dapat mo siyang dalhi. And people, we can only, pwede lang, nagpapalagpas lang ang tao ng isa hanggang dalawang beses. But that is your job now eh. So you need to manage your time. Gusto mo magtrabaho habang nag-aaral or kailangan magtrabaho pero kailangan mo rin mag-aaral, you need to do something para mapagsabay mo yung dalawa. Hindi dapat kaya pag kunwari sinasabi nila na ano, ma'am, pasensya na po, working student po, kaya po ako bumagsak. No. It's not that di ka nag-ano. Kasi, ibang working student, kung wala ka talagang ganun, hindi talaga sila natutulog, honestly. Because they have dreams. Pa? Ma'am, pagod na ako. Ang daming working student na pagod, crew sila, sobrang hirap na hirap sila, na ginawa nila na kahit sila natutulog, ginagawa nilang 48 hours ang 24 hours because they have a dream. Sabi nila na hindi naman dito matatapos to. Marami. May mga iba kasi they're just using it. Na working student po ako. Pero pag during breaks, instead of checking the Google Classroom or instead of doing or being participating with the different activities na project, anong ginagawa? Nakikipag-date. O, diba? Kung ano-ano lang yung mga ginagawa. Tapos, kasi hindi nila tinitignan yung mga obligations nila. Hindi ganun yun. Okay? So, as a student, pero yung mga estudyante, yung magagaling yung mga estudyante na napagsasabay nila lahat. Kasi maayos silang gumawa ng schedule. Na dapat natin din matutunan. My dear students, time will come, you will become a teacher. At sa teacher, hindi lang po isa ang trabaho natin. Marami tayong trabaho. And hindi lang natatapos yun sa klase. Hindi lang, meron din tayong pamilya. Gagawa kayo ng pamilya. Magpa-part-time kayo sa iba kasi makikita nyo na kung, or magbe-business kayo kasi makikita nyo kulang ng sahod nyo. At marami pang iba. So, hindi lang po natatapos sa isa. Okay? Lagi nyo tatandaan yan. And as a teacher, we need to teach our students those kind of things. They need to learn on their own. Kaya nga tayo naging learner-centered, my dear students, eh. Kasi tinuturuan natin yung bata na they should know how to learn by themselves. That we are just guide. Because education is life itself. Physical learning-centered classroom is very important. The condition of the physical structure of the classroom, the immediate environment of the learner. Yun yung physical learning-centered classrooms. Now, sabi dito, a conducive physical learning-centered classroom is one that allows maximum interaction between teacher and student and among students. That is the reason why I ask you what kind of chair arrangement that you would like to have. Now, marami sa inyo nagsabi nito at lahat kayo, even if you chose different chair arrangement, is ang number one priority nyo is mas naiintindihan ng mga estudyante. And as a teacher, that's a good thing. Kasi ang inintindi nyo kung paano nila mas maiintindihan.
you have a concern to your student, and you it would work best on you. Sa akin, it will work best yung runway. Pero to some of you, maybe yung traditional, maybe yung pairs. So it's up to you kung saan nyo kayang ma-utilize yun na matutulungan nyo sila. And that is also the reason why some classrooms in public school are not conducive. Kasi sobrang sikip. Like 60, imagine 60 students tapos maliit lang yung classroom. Hindi ka makakagalaw. And you need to check their works from time to time. Number, the next one is allow students movement without unnecessary distraction. This is the reason why during your first minutes pagpasok mo sa klase, kailangan malinis lahat. What will happen, kunwari hindi ka nagpalinis, tapos during your class may napatid, may dumugo, may nabaling braso, or whatsoever, may na-aksidente. Sino po ang may kasalanan nun? Ikaw. Kasi hindi mo pinaayos yung bag. Hindi mo pinatabi yung mga kung ano-anong bagay na baka ano sa... Hindi mo chinek per line. Makakalakad ka ba? May ma-distractions ba? Yung tables ba nila? May mga assignment? May mga iba silang ginagawa? So you need to monitor everything. Kasi dapat nakakagalaw ka sa kanila. Ganun ang technique dapat. When you teach, hindi ka lang nasa board, but rather lumalakad ka. Ang lakad nga ng teacher dapat, hindi yung hindi mo tatalikuran yung estudyante. Parang pabaliktad, hindi pabaliktad, parang paatras lagi. Na in maximum observation. Kasi within 1 hour, sa'yo yung bata. Na pag may nangyari dyan within an hour, sagutin mo siya. That's why it's very important. Nakikita mo siya within. Para kang Kaya nga sabi nila, yung teacher, nakaka-develop ka ng kung ano-anong mga sense. Kailangan sa likod, alam mo na hindi ka madadapa. Sa baba, habang nagtuturo ka. So imagine, dun pa lang ang dami mo nang ginagawa. During class, chine-check, minomonitor mo sila, ina-assess mo sila isa-isa, nagtuturo ka, yung inaral mo, tapos after nun, iti-check mo pa. Okay? So it's really hard to become a teacher. But it's very rewarding, especially if the students will learn from you. Now, allows teacher to survey the whole class. Is safe, clean, and orderly. Pag mabaho po ang classroom, di ba, hindi po nakakatuwa? Di ba, hindi? Pag masangsang, mainit, kadiri, di ba? Hindi. At saka kailangan safe din siya. Baka mamaya may mga live wire dyan, may makuryenteng estudyante. Aside from this one, I remember there was a time during our college years, meron kaming room sa BSU Main na umiikot yung ceiling fan, pero hindi umiikot yung LC. Umiikot lang siya. So wala siyang silbi. At kaya sa isa lang naming electric fan yon sa klase. And then, ang teacher ko, meron siyang, kasi paggabi na yun itong klase na to, 5:30 to 8:30 kami sa kanya. And besides, meron siyang PowerPoint projector. Yung projector niya yung mumurahin na maliit na maliit siya. So ngayon, kailangan niyang takpan ng kurtina na para dumilim yung klase. Kailangan niyang takpan ng sobrang dilim. Kasi nga, mumurahin yung projector niya. Hindi yung kahit medyo may araw-araw ng konti. Kita. Hindi siya kita. Kasi ganun pa lang medyo malabo na. So just imagine, yung hirap, ang init, ang lagkit, ang dilim. Nakakaantok. Sobra. As in, sobrang nakakaantok. And it's really not conducive for learning. Lahat kami pagkalabas namin para kaming lalagnatin. And as of now, hindi pwede na ganun, di ba? Nakakatakot. It's not well ventilated, but a classroom must be well ventilated, spacious, and adequately lighted, and make possible rearrangement of chair as needed arises. Okay, so kagaya nung sa atin. Now, classroom routines and procedures are also very important. A teacher who is a facilitator of learning in a learner-centered classroom must be a leader, fully aware of what is happening and is in control of the classroom proceedings, and yet conveys the message that he or she is interested in the concerns of students as individuals and a class as a whole. That's the reason why, di ba, ang hindi niyo makakalimutang mga teacher, yung mga teacher na may care sa inyo. May mga teacher naman talaga na para kayong pinabayaan na lang. May mga teacher din kayo. You will have a teacher that will have the care for you. Kahit na ang tagal-tagal niyo ng teacher yon, pero nandiyan pa rin siya para sa inyo. And one of the reason why you became a teacher is because of this teacher. So as a teacher, sana ganun tayong lahat. But of course,
hindi lahat ganun. Now, a conducive learner-centered classroom daw is where expectations, rules, and procedures are made clear, discussed on the first day of class. That is the reason why, during your orientation, what I did is I give you everything. There was a time, alam ko nung time na kasi first year nyo sa akin, ang gulo-gulo na schedule ko nun, tapos parang gulong-gulo na ako sa buhay ko. And kayo din, naguguluhan din kayo. I know that hindi nyo pa alam kung kailan na midterms and whatsoever and ganyan. And now, as I did the orientation, sabi ko, ayoko na ng ganun. Kaya, nung time pa lang na inaayos ko yung orientation, inayos ko na. Kailan ang midterm, kailan ang finals, anong project ang titignan natin, anong mga gusto kong gawin sa klase, paano ko sila gigradean, at dapat alam nyo rin. Kasi, at least yon, you know what to expect. Every single day of our classes, alam nyo, kailangan nyo mag-recite. Yung parang sa utak nyo, may online kami kay Ma'am Dayan, kailangan mag-recite. I will gather all of my courage, o diba? May mga ganong bagay. Magsasalita ako, magta-type ako. And the class monitor and class manager, they are there to help me para maayos lahat. Now, it's very important kasi at least now, nakahanda yung utak ng bata. Techniques to acknowledge and reinforce acceptable behavior and provide negative consequences are employed. Clear limits of unacceptable behavior is established. Eto, my dear students, natawa ko dito. Sa inyo to eh. May mga teachers kasi na ayaw nila nang tinatanong sila. They don't want to be asked. Natawa ko kasi, natawa ko sa section nito eh. May nag-share kasi nito sa akin. But this person asked this teacher. And then this teacher said, na alam mo yung nagtatanong lang naman siya ng maayos. And I saw the conversation. Tapos, napagalitan pa siya. It's not good na pinagalitan mo. Number one, kasi yung bata nagtatanong. And sana, if ever that, not unless you told the student na you don't entertain questions unless it is during your classes. Sana ganun. Kung gusto mo pala ng may boundaries, sana sinabi mo in the first place pa lang, in the beginning. You cannot accept, parang sabihin mo, dapat alam nyo yan. Hindi. Kasi, number one, you are the teacher and the students are still learning. What if, during the time of the students, na hindi naman yung tinuro sa kanya, what if, dun sa pinanggalingan niyang school, sa pinanggalingan ng estudyante na school, ay okay lang na yon na, kunwari, may tanong siya sa'yo, kasi, yun ang tinitrain natin sa bata. Yun ang training sa DEF Ed eh. That the students should voice out their opinions eh. Kasi gagalit ka. Now, if ikaw yung tipo ng teacher na pikon na sabihin mo nung pisa pa lang sa bata na I don't want you to ask questions to me. Mag-aral kayo. Hindi ako nagpapakita ng grades. Mga ganong bagay. Ganun. Sabihin mo. Sabihin mo agad sa bata para alam ng bata kasi each individual have their own rules. Especially now, dapat nasa orientation pa lang. Sabihin mo, ayoko na may magbe-message sa akin na 11 o'clock after class. 8 to 5 lang. 5 onwards, huwag kayo magbe-message sa akin. O at least, hindi alam ng bata, okay, may message ko si sir bukas ng 8 o'clock na umaga. Iba naman sabi, ano ba naman itong batang to? Umaga, nag-message. O hindi na alam ng bata, anong oras? But my dear students, the best question should be 8 to 5. Nasa 8 to 5 dapat. Kasi pag masyadong maaga, nari mga 7, sabi nga iba parang nakaka-tense or whatsoever. Pag sabi naman na after 8, parang pagod na yung tao eh. So parang mga ganon. Not unless, nagsabi siya. Okay? So as a teacher, lalo na kung ikaw yung marami kang interpretasyon sa buhay, lagi kang naiinis, pikon ka, sabihin mo lahat ng ayaw mo sa bata. Sabihin mo sa kanya during the first day. Okay? So para alam ng bata, at hindi na gagawin sa'yo, hindi na kayo mag-aaway. Now, pag hindi ka nila sinunod, at least kapag nagalit ka, alam naman nila na I already told you this is what I don't like in my class. So, you keep on doing this, blah, blah, blah. Ma'am, pasensya na po, wala kami ng orientation. It's his fault. Orientation niya yun eh, but wala siya. Hindi siya pumasok. O yun. Kasi papasok tayo ito. Kasi meron naman tayong oras. Next is there is a healthy balance between dominance and cooperation. So, sometimes, pag kasi dominant ang teacher, masyado siyang authoritarian, I guess.
hindi siya maganda kasi natatakot yung estudyante. Alam ko marami sa inyo ng mga ganon, marami sa inyo may hiyain. Pero kasi, yes, may nag-chat? Sorry. May chat ba? Academic noise po, exciting ang debate. Ah, sorry, namali. Akala ko meron kayong question. Okay, so, ayun. Aside from that, a teacher is aware of the needs and different types of learners. So, dapat siya ma-activate. And this is actually the reason why maraming different, maraming activities. Hindi lang quiz. Meron tayong mga pasayaw-sayaw, lalalakot, natawa ko. Kasi nga, di ba, marami na nagpapamovie. Galit na galit yung isang parent. Hindi po mag-aartista yung anak ko. Eh kasi nga naman, natapat na lahat ng subject. May pa-role play, may pa-movie, magaan. Eh so, lagi sila nag-shooting. A teacher is aware, teacher is fully aware of what is happening in the class. And ito yung dahilan kung bakit, meet your students, ito. Ito yung dahilan kung bakit ang teacher may satellite. Bakit alam ni Ma'am Dayan yung nangyayari sa buhay namin? Lagi sinasabi ng mga sosyante ko yan. Mabat alam mo? Mabat alam mo na naging kami? Parang mga ganun. Sabi ko, hindi ako chismosa, kaya lang, nagkukwento, hindi ko naman tinatanong, kaya lang nagkukwento sila. And hinahayaan ko magkwento kasi gusto ko na mamonitor yung mga bata. Number one, in-entrust sa inyo yan. And what they are minors. Kayo kasi di na kayo minor. I think you're 19 na. Ay, mahigit na 19. Tama, 18 si 18 si grade 12. 19, 20, mga 20 na kayo, mga nasa ganun, more or less, or more. pero yung mga bata, junior high, they are still, di ba may mga nagjojowa-jowa na grade 7, grade 8, grade 9, mga ganun. Okay yung grade 9, 10 eh. Pero yung grade 7, grade 8, di pa nila kayang iyan. So, you need to be aware of what is happening. Students are made responsible of their own behavior. So, dapat siya, kahit ikaw yung teacher nila, dapat alam nila yung mga ginagawa nila. Magsusuffer sila. Hayaan mo sila pag nadapa sila, kailangan nilang masaktan. Hindi pwede na hindi. They need to know how to process so that they know that that is the things that they should not do. Learning the social environment, learning experience is a product of the interaction between and among teachers and students than that of the classroom physical condition. The classroom structure may influence the social interaction among the personalities, but it may not contribute as much as the classroom social environment does. Students need a positive environment. Always remember that. Kasi pag walang positive environment, natatakot. So ngayon, paano magkakaroon ng increase the academic learning? Number one, maintaining activity flow. Avoid the flip-flopping. For example, nung orientation sinabi ko, okay, your project is teacher's pack. Tapos nung ngayon ko na, ay, wag na pala teacher's pack, parang ganito. Gayon. Ay, tapos sige na nga, okay, yun na lang ulit. Di ba nakakatamad yun? Katamad yun. Paulit, imbis na nadire-diretso yung utak mo, napuputol-putol. Kaya ako sa junior high, ang style ko, when I was teaching Noli Mitangheren El Filibusterismo sa Filipino, ang sabi ko, okay, ganito, ang style ko is that first quarter, magagawa sila ng movie poster. Second quarter, gagawa sila ng trailer. Third quarter, gagawa sila ng parang script. And fourth quarter, nagagawa nila. Then fourth quarter, ang gagawin nila, kalimutan ko yung gagawin. Magpaproduce sila ng movie. So, yung flow nun, dire-diretso. You know, yung mga estudyante ko, nag-ipon sila. Kasi alam nila na ang gagawin nila yung movie. And they need money. So, ginagawa nila, every day, lahat ng per member, they will give, not every day, every week, meron silang 5 pesos. So, every day is piso. Mabot sila ng 30,000. Meron silang budget for the movie itself, di ba? Nagkaroon sila ng budget kasi enjoy na enjoy sila. Yun. So na, lahat ng gawa nila, gupaganda ng paganda, gumagawa sila ng green screen, basta marami, ang dami nilang nakuha. Na-excite sila. Aside from that, minimizing transition time from one activity to another, or one lesson to the next can create unnecessary. Teacher should prepare students' transition by establishing routines. Like for example, ang bawat klase natin dapat may intro, conclusion, intro body conclusion. Meron tayong mabilis na motivation, meron tayong alam ng bata para nai-stop, kumbaga na may flow
Yun, importante yun. Holding students accountable for their work and last time. So, the students should know that, ah, okay, ako po pala may kasalanan nito. Okay. So, oh, bibigyan nyo sila ng responsibilities because responsibilities are very important to teach students. And of course, creating a motivating learning environment. So, classroom organization is very important. And so that the students would feel very welcome, very happy sila na parang makikita pa lang nila yung classroom nila na-organize ganun. Parang sarap mag-aral. Kaya nga, di ba nauso ngayon yan? Yung mga desk nyo, pinilhan nyo sa Shopee ng mga kung ano-anong mga arte-arte. Actually, yung desk ni Jana Kylie, nakikita natin naman lahat, na ang ganda. Pati yung sa mga iba, alam ko mga nagpasa kayo during your TikTok sessions and sa Google site, nakita ko yung mga desk ng iba. Talaga ang ganda. Kasi pinapaganda nila para maganda mag-aral. And now, as a teacher, ganun din. Pagagandahin mo yung classroom mo para mas matuwa yung mga estudyante. And paano natin ma-organize yun? Of course, the furniture and arrangements must promote the learning opportunities. Kailangan maluwag. Now, usually sa atin naman, sa English classroom, yung normal classroom natin, as long as maluwag siya and maka-attractive siya, okay na. Pero kasi sa mga science laboratories, medyo madami, tsaka dun sa home economics. Baka mamaya maraming ipis-ipis dyan, so you need to check it. Have a seating chart. Seating chart will help you, especially in college, kasi doon mas makikilala mo yung bata and ma-avoid mo yung mga magjojowang nagtatabi or yung mga friendship na nagtatabi and mas mamomonitor mo if the students is absent or not. Maintain plans for materials and assignment arrangements, so kailangan may folders. Ang dami niyan sa Pinterest. You could search. And of course, bulletin boards are very important as well. They will help the students, lalo na yung mga gawa nila, pinupost nyo. Kala nyo, sa elementary lang effective yan, but also in high school. Proud na proud sila sa kanilang mga gawa. And now, teachers should think about how they will organize the classroom physical space by considering what type of instructional activity students will mainly be engaged in. So during the first, while arranging your students' classroom, isipin mo, ano ba yung mga magiging lesson nila? Ako, minsan, ni-research ko sa curriculum. And also, meron kaming pina-follow kasi na, for example, kailangan may reader, may reading corner, may mga ganun-ganun. So, kasama yun sa chine-check namin. Now, I have here, actually, ito, nag-viral siya sa Facebook. Nakita ko yung classroom ng isang teacher. So, the classroom of teachers, you could see, meron siya ditong, ito yung, ano niya, may kurtina. Dito nakalagay yung mga folders niya, module, and other documents. My dear students, ito, nakuha ko yung technique na to sa ano, na bakit yung mga nagde-demo, nagdadala ng kurtina. Ganun pala to. Diba, kunwari, ito, para daw ma-minimize yung time dahil sa bawat demonstration teaching, parang you only have 60 minutes. Matagal pag naglalagay ka pa isa-isa ng mga ididikit. So, kaya naglalagay ng kurtina. Kasi dito daw, for example, ito bubuksan mo tong part na to. Ito lang i-discuss mo, nakadikit na dyan lahat ng materials. Tapos, after nang gamitin to, sasara mo na. Dito naman sa kabila, ito naman yung isang activity. Nandito na, sasara mo pagkatapos. Tapos ito, sara, ito, sara, ito, bukas, sara, bukas, sara. So, yun pala yung ibang technique na ginagamit nila. Next, this is the health corner of the teacher. This is the teacher. This is the teacher's table. Ewan ko kung bakit siya may kapihan. Siguro trip niya lang sa buhay. And plantita siya. So, dear students, I believe in you. I trust in you. You are listened to. You are cared for. You are important. And you will succeed. Love, Mrs. Jane Cesar. So, as you can see with this one, meron siyang mga affirmation with the students. This is very important. Lalo na kung isinasabuhay mo siya. Mag-e-enjoy yung mga bata. Those you have, the welcome. And also, the last one is meron siyang reading corner, which is important. Na, ten sarap po tingnan mo, meron siya, pwede dito umupo. E nakakatuwa yan. Kaya lang, sana lang, ma-maintain niya yan buong taon. Now, there are different classroom arrangement, which you've already seen kanina. Meron tayong auditorium style. So, ayun, alam niyo naman yung sure noon. Face-to-face style, na facing each other. Offset style. Seminar style and cluster style. So, nandiyan naman yung mga different descriptions nila. And of course, meron din tayong classroom management style. My dear students,
kung ang inyong parent ay may mga style, ang teachers din may mga different classroom management style. Actually, we have three main. We have the authoritative, authoritarian, and permissive classroom management style. When we say authoritative, I will give you an experience of mine for these different things. Pag authoritative, for example, meron tayong lesson. Meron tayong parang school to, teka lang. Magagawa tayo ng Nutri-Jingle. Now, magkalaban, kunwari, yung tatlong section. Kunwari, may tatlong section. Kay authoritative teacher, kay authoritarian teacher, siya kay permissive teacher. Ngayon, sabi, okay everyone, each section must provide their Nutri-Jingle. Kasi ito na yung mechanics, ayan. It will be presented in front of the class. So, mag-verse-verse yan. Paano gagalaw sa authoritative management style? Okay, class, what do you plan to do? Tatanong mo yung mga bata. Tapos, ma'am, ganito, ganyan. Okay, who would like to join? Okay, sige, ganyan. Hayaan niya yung mga bata na mag-plan. Pero, nandun siya. Pag may kailangan yung bata, nandyan siya. Pag kailangan ng guidance, nandyan siya. Nakabantay siya, pero ang mga nagpaplano, nag-aayos, ay mga bata. That is authoritative classroom style. Now, authoritarian. Okay, class? Gagawa tayo ng Nutri-Jingle. So, ikaw gagawa ng sounds. Okay, ako ang mag-iisip ng kanta, pwedeng ganun. O ikaw maganda ka kumanta, ikaw yung kakanta dito sa part na to. O ito yung magiging ano natin. Ito yung magiging ito yung costume natin. Okay? Pakisabi, yan bibili natin. Okay. So for me, permissive style naman is bahala na si estudyante, tas wala ka pang guidance. 'Yon. So, yun ang pinagkaiba nung tatlo pag nasa activity. At of course, ganun din sa lesson. Now, ano magiging effect nito? Pag nanalo, kunwari, si authoritative style, pag nanalo sila sa class, sobrang saya ng mga bata. Kasi, pinaghirapan nila yon, pinagura nila yon. Masaya sila kasi hinelp sila ng teacher. Pero, ang naghirap talaga ng bonggang-bongga is a student. So, yung saya sobra. Pag nanalo naman si authoritarian style, teachers, yung classroom, masaya yung bata kasi nanalo sila. But just it. Kasi hindi nila, ano yun, isip ng teacher nila yon, hindi sila. Masaya din sila. But hindi yung sobra kasi iba yung nanalo ka based on your efforts. Based on nagustuhan ng tao yung gawa mo mismo, yung pinag-isipan mo mismo, yung pinaghandaan mo mismo. And permissive style, good luck kung may nanalo. Masaya to. Kasi walang tulong ng teacher, pero you will hate the teacher. Lahat ng permissive style na teacher, hate nila ng mga bata yan. Kasi hindi sila tinutulungan. Walang pakialam. Usually na mga permissive style, tamad. Kasi ayaw nilang nang intindihin or very busy. Oo, kayang-kaya nyo na yan. Hindi naman po yun sa kaya. Of course, kaya ng mga bata. But they want the guidance. Importante pa rin. Now, the learner lesson 2 na tayo, learner-centered classroom roles and responsibilities. Now, role and responsibilities of a teacher in a learner-centered classroom. Each of this, may mga role tayo sa learner-centered. Hindi lang si teacher, but also the students. The teacher's role has been changing dramatically during the past few decades. Kasi dati, ang shifted ang viewpoint ay how teachers teach. Ngayon, how students learn. So, nakafocus na sa kanila. Dati more on teacher kasi yung teacher-centered na, which we already discussed. And yung mga learner-centered ngayon, tuturuan na natin sila kung paano mag-aral on their own. So we are giving them the responsibility. Now, the different roles and responsibilities of a teacher in a learner-centered classroom are the following. They build the student-centered classroom. They create a safe environment and communicating learning goals. Actually, meron pang iba. Dito muna ta, madali na to eh, itong tatlo. But this one, I would like to tell something about this one. My dear students, especially the boys in this class, and also the other genders of this class. Usually kasi sa babae, bihira, pero meron din pala. Meron din pala, no? Parang sa kabilang section may nagsabi. Okay, so this is for general sense. Everyone, huwag kayong magjojowa ng estudyante.
kasi it will not create a safe environment for the rest of the class. Number one, kapag nagjowa ka ng estudyante, yung estudyante na yon mabubuli. Kasi lahat ng efforts niya, it will not be seen as her efforts. So, mabubuli siya. Number two, yung kung sakali mang mag-break kayo ng batang yon, and ang mangyayari sa inyo lagi ay parang ang aanhin sa inyo ng mga bata ay parang hindi na sila, ala, baka ligawan. Huwag ka sumama kay ano kasi pumapatol ng bata yan. So, hindi siya maganda. Hindi sila nakakaramdam ng safe. Lalo na sa side na, actually, to be honest, maraming mga teachers ang nag-chat-chat, lalo na sa na mga different genders natin na teachers, maraming nag-chat-chat sa mga bata na natatakot sila. And akala ko that, sa babae kasi usually hindi, pero madalas din sa mga lalaki eh. I'm not saying na kayo lang, but kasi meron din naman sa mga babae, but madalas. So, creating a safe environment is very important. Kaya kung gusto mo talaga, kung mapofall ka talaga sa isang estudyante, wala namang masamang magmahal. Ang ano lang is dapat graduate na siya. Para lahat ng efforts niya ay kanya. Hindi nila masasabi na ikaw ang may dahilan. Hindi masasabi, hindi siya ma-outcast. So just imagine, di ba, parang, ay, may friend mo si sir. Ay, sige. Parang ganun, ma-outcast siya. So, wag mong paranas yun doon sa bata. And the rest of you, parang hindi ka na nila pagtitiwalaan. Next is providing a structure feedback. For example, dapat tuturuan nyo rin yung bata nito at kayo din ganyan. Kunwari nakita mo yung project nila, ang pangit! Ang pangit yung sumayaw! Ang bayan! Mukha kayong mga blah, 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 blah. You know, instead of saying that, anak, try mo kaya na ganito. Diba naka-form kayo? O, ayan, mag-form kayo. Kalat kayo ng konti. Anak, tapos diba, ikaw naman, medyo nag-kembotin mo, ay, tulak mo ng konti na pa-right, okay. Tapos yung kamay mo, medyo lang din, ano, parang lambutan mo, anak, lambot, o, dahan-dahan, up, down, o, lambutan mo pa. Okay, o, sige, pagsabay-sabay, and a one, and a two, and a three, go. Alam ng bata, ano mas gusto mo? Yung sinabing pangit? O yung sinabi na paano mo gagawin? That's the problem. Mas maganda na sinabi mo kung paano gagawin. Ngayon, eh, paano kung ikaw mismo hindi mo alam gagawin? Anong karapatan mo mag-comment na pangit? Kung hindi mo pala alam kung paano i-improve. Diba? Parang sinaktan mo lang yung bata, pero hindi mo tinuro sa kanya how to make it right. Always, when you provide a feedback, kunwari, nagsabi ka na, ang pangit ng report ninyo, tell them bakit naging pangit. Instead na sabihin mo, the report is ugly, ang lagay mo, the students should at least, number one, pwedeng to choose a better layout for their PowerPoint presentation. The students could just magbasa. Instead of reading, pwedeng bullet form lang, tapos i-explain. Medyo mag-prepare kayo. Ano na kailangan i-prepare? O, yung mga ganun. So, what you should do is you tell them how to make it better. Hindi pwede na sabihan mo lang sila na pangit ng gawa nila. Hindi po pwede sa dagdagan pa yun ng mga insults. Lalong-lalo na, not all students know how to do what you want to do to them. Not all students know what you want to do. Kahit sabihin mo yan, nakalagay na yan sa instruction ko eh. Some instructions are not clear. Okay? So it's very important for the students to know how they can improve. Next, get students involved in their performance evaluation. During every pag nagkakaroon ng demonstration teaching last time si Sir RS, ang first question niya is how you will rate yourself. Now some of the students will rate, mayroon ako sa ma sir 9. Pa 9 out of 10, very good, confident siya sa gawa niya. Okay, I'm happy kasi ganyan. Isa sabi, sir 6 lang. Eh, ba't ka as a student teacher, bakit ka magpe-present kung sa tingin mo 6 out of 10 lang? There's something wrong. Kailangan kasi yung bata alam nila. Okay? O bakit mo naman nasabi na 6 out of 10? Kasi po sir, ganito, ganyan. Okay, so they should know. Okay? And of course, responsibility is very important in a learner-centered environment. Aside from that, allow students share in decision-making. So that's the reason why I always ask you,
what you want to do. O yan, lagi ko kayong tinatanong, lagi kong inaas ng decision kasi gusto ng mga bata, natatap sila about the decision. And of course, give students opportunity to lead. Hindi pwedeng puro ikaw. Try the students, other students to lead. Baka mamaya puro na lang tong batang to ang leader. Try naman natin iba. Maybe they are born leaders. Alam mo, minsan, hindi ako nalulungkot pag kunwari may mga leaders nang nagre-resign. Not just in classroom, but sometimes in real sense din. Kasi nagugulat tayo, may mga tao pala na kaya nilang mag-lead. And they never thought that they would be a leader because they weren't given a chance. Usually kasi yung leadership, na ibibigay yan sa madaldal. Tapo, ganyan naman yan, di ba? During your first year, okay, sino magiging leader natin? Sino magiging classmate natin? Yung pinakamadaldal at laging sasagot sa GC. Laging ganun yun eh, every now and then. Nan makikita natin na may mga iba pala na tahimik lang pala, pero mas magaling silang leader. Minsan nangyayari yun sa kahit anong klase. I remember before, meron kaming nung president namin, nagkaroon kami ng tatlong class mayor. Yung una, siya naging class mayor kasi siya yung pinakamaganda. Pinaka-attractive yung mukha. So, siya ginawang class mayor. Kaso, the problem with that class mayor of ours, puro lang pala siya ganda. Hindi siya marunong mag-lead. So, napalit namin yung madaldal namin kaklase. Tapos, okay naman siya nung una, eh. Kaya lang ang problema, ang dami niyang mga ginagawa sa church. Alam niyo kung sino yung naging class mayor namin all throughout, and we love it until now. It's the person. Yung kaklase namin, one of my good friends now, yung kaklase namin, na during our orientation, sinabi niya, I hate friends. Sinabi niya, I hate friends. Kasi hindi ako basta tawa ako sa kanya pag kinagkukwentuhan namin ngayon. But now, he is the best class mayor that we have. Lahat ng part ng ano namin, talagang namomonitor until now. Share siya, nag-share ng mga different, pwede namin pasukang trabaho, pwede namin pagpasahan ng researches until now. And nung naging class mayor namin siya, pinagtatanggol na kami sa klase. Nagdumating sa point na nakikipaglaban siya sa dean's office kapag naagrabyado kami. So, he is the best president, class mayor namin during that time. And we never thought that during our first year, first sem, na sinabi niya sa amin na I hate friends, that we will love him. And marami siyang friends ngayon na iba-iba sa amin. And lumalabas kami ngayon magkakasama. So, we never thought. So, sometimes, you need to give students opportunity to lead. Okay. Of course, syempre naman, hindi lang naman teacher ang may role, pati din naman ang mga estudyante. Kailangan may role sila. What are the different roles? Creating products that are meaningful to them, confidently amplifying their voices, each in their own unique and genuine self. Medyo student, tandaan nyo to ha. Confidently applying their voices, each in their own unique and genuine style. Medyo students, pag dumating naman sa point na kayo na yung teacher, huwag naman kayong pikon. Na pag kayo tinanong ng bata, kasi yung iba pag kunwari tinatanong, Ma'am, bakit po bagsak ako? Aba, bakit? Bakit? Hindi mo alam kung bakit ka bagsak? At kino-question mo ba ako? Minsan may mga ganun agad. Huwag naman ganun. Tanongin nyo naman, baka mamaya nga naman, sa dami ng ni-record mo, minamali kang record. Huwag ka mapikon kasi yung bata, tinuturuan natin sila to voice out their opinions. Not unless na lang siguro binastos-bastos ka kung ano na pinagsasabi sa'yo. Pero kung hindi naman, huwag namang ganun. Na iano mo sila na okay, ito po yung grades mo. Pakita mo sa kanila. That is why you always have records. Kami kaya ka nung araw eh. Pero sa amin to ha. Kami kaya ka nung araw eh. Ano, pag ito na yung grade 3 kami, wala nang tanong. Kahit na alam namin nagpasa kami. Kasi sa amin dati, bawal talaga magtanong ng grades. Kahit alam namin na hindi naman ka-tres-tres. Although, hindi pa ako nagkaka-tres. Pero yung mga klase ko, alam naman nila, hindi na nagtatanong. Next is thinking with complexity and applying knowledge skills to new situations. Those are the different responsibilities of the learner. And aside from that, using tools to communicate in compelling ways, reflecting on their learning experience, experience and discovery, and should take ownership of the learning process, determine or guide the selection of content matter used in the to teach skills and concepts. So, yun. Now, I have here, lesson 3 na tayo, the role of discipline in the learner-centered classrooms. I have 2 questions with you. Now, I want you to just choose one to answer.
is discipline punishment? And the second question na pwede niyong isagutin, do you have any stories about corporal punishment? This could be your stories or stories ng inyong mga magulang or lolo. Actually, my dear students, again, this is the first question. You choose one. Is discipline punishment? And number two, do you have stories about corporal punishment? Alam niyo, my dear students, bago kayo mag-share, habang nag-iisip kayo ng stories nyo kung, or kung ano yung sasagutin nyo, nalungkot ako dito sa part na to. Kasi I asked other sections, sabi ko nga sa inyo, second to the last ko kayo, alam niyo, sorry nyo ng corporal punishment, nagulat ako. May iba, inapakan ng principal na pinaluhod, tas inapakan. May iba, kinalabog ng libro. And may binato ng upuan. Ng elementary sila. May iba din. Ito hindi na corporal punishment, sexual assault na ng teacher. Sabi ko, grabe naman ka ako. Ang tagal na nung corporal, bawal ang corporal punishment. Kasi iba private pa ng private schools nang galing. So that's why I'm asking. Kasi ito yung mga, nalungkot ako talaga. Nung nalinig ko yung mga stories ng mga estudyante, alam mo yung parang, parang sabi ko, what happened? Why? Bakit nila naranasan yun? Akala ko nung time, ang makakaranas lang nun ay mga bata eh. Yung mga bata nung araw, mga lolo't lola natin. Kasi usong-uso yung corporal punishment. And pero din sa kanila, naranasan nila mga kaedad din yun. At pero isang tawang-tawa, nagalit daw yung isang parent dahil nga sa ginawa sa anak niya. Ginawa sinugod ng itak ng teacher. Tawang-tawa ako. Ay, naku. Okay, so now it's your time. So you have, you could choose either sa dalawa. Question number one, punishment is the same as discipline, or do you have any stories? Okay. It's your time. Ayan, matine ulo ni Angelica. Arian Joyce, Dayor. Eto po ma'am, hindi ko po siya kwento, pero sa classmate ko po nung grade 5 kami, meron po kaming math teacher dati na kapag hindi po nakakasagot yung estudyante, parang pinipingot niya po habang nasa harap namin. Sa ano po yun, sa may patilya. Tapos na to po, nasa senior high na kami. Nagkasakit po yung teacher namin na yun, elementary. Parang na may something sa ugat, sa ulo, sa ugat niya sa utak. Tapos nung tinatanong ko po yung mga pinsan ko, sabi po nila parang deserve naman daw po kasi po masamang estudyante. Ha? Deserve daw nung estudyante? Masama pong teacher nung panahon po nila. Ganun parang. May sakit na yung teacher. Tapos? Di po, ano po. Parang nung nabalitaan po nila na nagkasakit po, parang sinasabi po na deserve kasi po naging masama daw po ng teacher pa nila. Parang ang sakit po nun as mag-teacher kasi ano po, iisipin mo yung mga dati mong estudyante, sasabihan mo deserve mo mamatay, ganyan. Mm-hmm. Na magkasakit, na magdusa. No? Oo nga, nakakasad pero tina mo yung ginawa niya. Yun nga. Ayoko nang ganun. Sabi ko nga sa nanay ko, sabi ko, pag ako namatay, ayoko ako ng COVID kasi gusto ko yung ano, yung dumalo yung mga students ko. Hindi yung gano'n. You deserve it. Parang, grabe, no? Parang gano'n. Sobrang sama mo, no? Ibig sabihin nun, Arian, yung talagang ginawa niya dun sa mga bata, yung impact niya, sobra silang na maybe traumatic experience or whatsoever. Gano'n yung impact niya. Na dapat hindi natin, ayan, nadinig nyo ha, medyo, hindi ko naman sinasabi magpauto kayo sa mga bata, pero huwag kayong manakit. Okay, huwag kayong mananakit. J-Rose. J-Rose? Ma'am, sa akin naman po, yes, sa akin po, ma'am, yung first question po, which is yung, is discipline a punishment? Para sa akin po, ma'am, yung discipline po, hindi po siya punished, kasi po magkaiba po yun. Yung punishment po kasi, form po yun ng negative discipline, kung saan po yung student po, nyari po, student po, nakapag-break po siya ng
nagsasuffer po yung children sa punishment po. Well, yung discipline naman po kasi, tinuturuan lang po ng teacher kung yung na makorek po yung misbehavior po ng student. And para po maturuan rin po na maging better po and responsible po student next time. Yun po, ma'am. Thank you po. Para maging better, responsible student next time. Okay, thank you. Angelica Lerum. I would like to answer the first, ano po. Is discipline a punishment? No. On one hand, punishment kasi po is promoting violence in some way. Focus po siya sa bad consequences. While on the other hand, discipline naman po is for guiding the children, for making them aware of their responsibility, ganyan po, for them to make better choices when they have to next time. And ma'am, gusto ko lang po kwento, nung kasi public po ako eh, public po ako galing. Tapos yung mga lalaki po sa amin, pinapagupit, nagpapagupit po, kailangan 3x5, ay, yung ano, formal cut. Tapos kapag po di po sila nagpagupit, pag nakita sila ng teacher ko, na may dalang gunting, kinakatkatan po sila kahit kung saan sa ang part ng ulo. Ayun po, maghapot po silang ganun. Okay. So alam mo yung ganyang ano na yan, yung ganyang story na yan, ginagawa namin yan. Pero yan, bago kami mag-cut-cut, meron kami sa handbook and meeting ang parent. Ngayon, ang nakakatawa lang sa mga bata, sabi ko, itong mga to, ayaw magpagupit. Ngayon, ayaw namang gupitan sila. So, ayaw din magka-slip. Ang ginawa, ano, alam mo, pag kunwari yung kabilang section nag-i-inspect, tumatapat sa basurahan yung mga estudyante, ginagano nila yung buhok nila. Sabi ko, edi sinira din nila yung, sinira nila yung buhok nila. Eh, ang lalaki pa naman, di ba, ang buhok niyan, very precious. Mas ano yan eh, kasi ang babae, medyo mahaba pa, kaya pag pumangit yung gupit, pwede pang medyo igsian. Eh, sa lalaki kasi, hindi. Sabi ko, para kayong mga loko. Tapos nakikita ko sila, nagugupit sila, nagne-nail cutter, parang ganun. Sabi ko, ay, nako talaga, mga bata. Napaka-cute ng mga design, yung mga ano nila. Yes, Marvic? Same with Miss Angelica Lerum po. I prefer question number one. Some way po, yung discipline and punishment, may related po si may pagka-related po silang dalawa. Explain ko lang po yung ano ko, perspective ko. Kasi may sometimes po yung punishment, nagkakaroon po yung punishment po pwedeng maging in a good way sense. Like for example, isang bata nakagawa ng isang hindi dapat nagawen. So dapat, 'di ba po, may consequences. If yung bata is makaka-receive ng punishment, it's either gawin niya tong tanggapin niya in a good way, like gagawin niya yung isang decision, ay hindi ko na uulitin to kasi naranasan ko na yung naging consequences nung ginawa ko to. Magiging ganun po yung perspective ng isang bata. So it means kapag ka may punishment po, sometimes nagli-lead din po siya sa magkakaroon po ng discipline yung bata. And yung behavior po niya is magiging much better and magkakaroon siya ng responsibility every time nagagawa siya ng decision. Ganun po. Okay. Oo, naniniwala ko doon sinabi ni Marvick. Talagang kailangan ng bata kasi kailangan talaga nila minsan ng discipline. Kasi, at saka, somehow related but not tama ang punishment and discipline. Thank you, Marvick, for that. Nicole De Guzman. Para po sa akin, ano po, yung number one po yung sasagutin ko. Yung sa akin po, ano po, hindi po punishment yung discipline. Para po sa akin, ano, under din po ng discipline po yung punishment. Kumbaga po, parang pagka po tama po yung ginawa nila, may matatanggap po silang reinforcement and pagbalik po, pwede po silang makatanggap ng punishment. Pero yung punishment naman po dapat na ibibigay po is hindi po nananakit ng physical. Para po, kuwari po, yung bata po, may kinuha po silang gamit or hindi po sila nag-aral ng mabuti, pwede pong i-confiscate lang po yung cellphone nila or yung mga gadgets po nila para makapag-focus po sa studies.
And kung mataas naman po yung grades, mayroon po silang rewards na makukuha. Okay. Tama, ano? Tama, alam mo yung ngayon ko lang nag-gets, base sa paliwanag mo, nakoconfiscate mo yung cellphone nila para maano sila na, uy, importante, magkaroon ka ng disiplina na may stop sa cellphone. Kailang hirap i-confiscate ng cellphone. Kasi ngayon, kunwari, pag kunwari kinonfiscate yung cellphone, paano po ako mag-online activity? Ang hirap na, no? Kasi nga, yun ang medium natin ngayon. So, thank you for that. Danica? Danica? Yung sa akin po, ma'am, yung isi-share po na kwento. Hindi ko po kwento, parang kwento po nung classmate ko. Ano po siya? Naalala ko po kasi nung sinabi niyo po yung about sa book po. Meron po kasi akong classmate noon. Tapos po, nakalimutan ko po kung hindi po siya naka-recite o hindi po siya nagsulat ng lecture. Tapos yung teacher po namin noon, parang medyo pasungit, ganun po. Tapos po nung may nagawa nga po kasalanan, ayun po. Yung book po, inano po sa dibdib. Tapos sinabi niya, dibdibin ang pag-aaral. Parang ganun po. Parang ang pananakit po dun sa bata. Thank you, Danica. How about Sheila? Mom, mag-share din po ako. Pero dun po ako sa side po na discipline po is punishment. Discipline is punishment. Okay. Apo, pero po, mag-share po ako about po dun sa question number 2. Based po sa experience ko po nung grade 3 po. Naabutan ko po kasi yung palo. Yung di po palo, yung stick po. Yung may hawak, yung teacher po may hawak ng stick po na mahaba. And then po, one time po, kapag po merong kaming estudyanteng naughty or ano po, maingay sa likod, hinahagisan niya po ng chinelas. Hinahagisan niya ng chinelas? Opo. Minsan po kasi nahagip po yung balikat ko at masakit po talaga. Kasi po mas malapad po yung chinelas. Oh, yung kunwari, ano yan? Habayanas, tribo. Yung tribo, grabe tribo. Yung parang tribo po, ma'am. Eh. Kasi po na yun po. Ma'am, nahiya ka pa. Bakya na lang gamitin mo. Para solid. So, hello ka, tribo. Opo. Bigat nun. Mabigat po talaga. So, kaya po, chok, yung pinaka-eraser po. And one time po, hindi ko po malimutan hanggang ngayon. Yung wala pong nakasagot po sa amin. And then po, pinaluhod po kami lahat. Tapos nilagyan po kami ng libro, dalawang kamay po. Yun po, ma'am. Hanggat hindi po kami nadidisiplina niya, hindi niya po babawasan yung libro. Minsan po dinadagdagan pa po niya. Ganun po, ma'am. Grabe naman yung teacher mo na yun, ano? Hindi ko mag-gets. Pero ganun na pag... Matanda na ba yan? Usually kasi ng ganun. Yun yung form nung opo, araw. Mga last of po. Yan po yung mga elementary days na ba? Old na po yung kaya mga pala. Teacher. Hindi ko kasi naranasan yan. Parang I feel so lonely. Ah, Martin. Hindi na naranasan. Pero nakakalungkot yun. Kasi okay, sana yung medyo luhod eh, parang maano. Pero yung binato ka ng chinelas, parang, grabe yun. Grabe yung namamato ng chinelas. Maintindihan yung mga teacher, ano? Disiplina daw, nananakit lang sila talaga. Okay, Mary Giselle. Ano po, personal experience po dun sa number 2. Di naman po siya grabe, pero parang traumatizing po para sa isang estudyante. Kasi grade 1 po ako noon. Kaya po ako nag-stop. Dapat po kasi graduate na din po ako. Ano po siya? Doon po ako nag-aaral dati sa Santa Cruz Elementary School po. Sa Santa Cruz po, sa Tabang. Tapos po, ano po yun eh, parang lunch break. Pagpasok po ng pintuan, nandun po kasi yung kaset po nung teacher, nandun po sa gilid. Tapos po, nasangga po kasi yon. Tapos ang nangyari, nasira po siya kasi medyo mataas po yung patungan eh. Nung nasira po siya, piningot po ako nung teacher na yon. Simula po nung araw na yon, kinabukasan po pala, hindi na ako pumasok kasi po pinagsabihan niya ako na kapag hindi mo yan binayaran, lagot ka sa akin. Kahit po may mga estudyante po doon, simula po nung hindi na po ako pumasok kasi parang tumatak po sa isip ko na wala parang estudyante ka, grade 1, wala akong pambabayad, ganyan, natatakot po ako sabihin sa
magulang ko, ay dun po sa lola ko kasi dun po ako nakatira sa kanya. Simula po noon, nag-stop ako ng grade 1. Kaya kahit never na po akong bumalik dun sa school na yon, dito po sa Giginto. Ayun po, sobrang... Hindi siya, ano ah, traumatizing talaga yon. Kasi number 1, ang grade 1? Grade 1 ka nun? Grade 1 po, opo. Ang grade 1... Ano ba gusto mo sa grade 1, tahimik? Eh, di, parang may sakit. Di ba, ang indicator nga sa bata, kailangan kasi paano medyo gumagalaw. And that is an accident. Buti nga, hindi nalaglag sa'yo eh. Yun ang dapat iniisip ng teacher mo kasi kung nalaglag sa'yo yun, eh di siya mapapadeped. Kasi hindi siya nakatingin. Yun eh. Yun ang ano nun, ano, Giselle, kapag kung baligtad ang nangyari, kung yun, tinamaan ka, siya ang ano nun, siya ang may mali kasi hindi siya, hindi kanya chinecheck. Pero yung hindi po, nagalit lang po siya. Nagalit siya sa'yo. Eh, tapos simula po nun, hindi na po ako pumasok. Tapos hindi ko rin naman po sinabi kung ano yung dahilan kung bakit po ako huminto. Pero yun po yung dahilan. Kasi natakot na po ako. Lately? Nung late, ano po, late na po nalaman, nakalipat na po ako sa May Kawayan. Pero ano, grade 1 po ulit. Ano, parang ngayong year ako nag-stop, next year pa po ako, parang ganun po. Kasi nga po natakot na nga po ako eh. Oo, traumatizing yun. Kasi dapat nga, oo, nasira, ganun talaga. Sana sinulata na lang ni parent mo. Pero yung hihiyain ka, iba, that's a different case. And aside from that, dapat nga thankful siya eh. Nasira yun, pero ikaw, hindi ka nagkasakit. Hindi ka, what if yung cassette na yun? Yun yung ganun, di ba? Yung bilog. Inyuuso nun eh. Pag yun tumama sa'yo, tapos nahulugan ka, nahulugan yung anong parte ng katawan. Ano ang mangyayari doon? Siya ang ano, ipapa-emergency ka, ipapa-ano ka, siya magbabayad. Eh, dati yung mga ganun, mga nasa 1,000 lang yun eh. Mga, sabihin na, wala namang 5,000 yung mga ganun kaset eh. Pero yung iiba, grabe, grabe yung ginawa niya sa'yo. Hindi siya ano, Giselle, that's not minor. That's very traumatizing to a grade 1. Ihiya ng galon na sabihin, bayaran mo to. hindi siya okay. It's not a good thing, Jaisel. What you feel is normal. It's valid. At hindi dapat maranasan yan ng kahit sinong bata. Kung ngayon ginawa yan, na ano, at ganyan yung nangyari sa'yo, hindi, naku, matutulfo yan, teacher mo. Hindi talaga. Or kung ginawa yan sa private school, tapos may kaya yung nanay, naku, nako talaga, aanuhin yan. Magaga, tas yan yung naging epekto sa'yo, Giselle. Ang nanay, kunwari, kung ganyan, sa private school, nako, talagang magwawala yun ng bongga. At saka, babalikan niya talaga yung teacher na yun. Let's have Jana Kyla. Kylie pala, Jana Kylie. Yung ano po, bali dalawa po yung ikukwento ko yung sa question number 2 po. Yung una po, ano po, grade 1 po ako tapos kasama ko po nun yung kapatid ko mga nasa ano pa lang po, nursery po. Tapos parang ang nangyari kasi noon, nakaligtaan po magbayad ng tuition nila mami. Tapos parang ang ginawa po, parang hinila po kami palabas na sabi po na hindi kayo pwede mag-exam, hindi pa kayo bayad, ganito, ganyan. Tapos ano po, parang ano, hinayaan po kami sa labas, tapos di man lang po binigay ng upuan, eh, mainit doon sa labas, parang wala po kasing lili, parang abdad po. Tapos hindi po pagan man lang parents, pakisundo po si ganito at saka yung kapatid para hindi po kasi makakapag-exam. Kasi po hindi pa po set yung account. Eh, hindi po. Parang hinayaan lang po na ganun. So, parang medyo nakakaano po sa amin yun ng kapatid ko. Lalo na po dun sa kapatid ko kasi sobrang bata pa po. Tapos yung isa naman po, yung eto na pong high school na. So, Catholic school po kasi. So, parang ayun po, talamak po ng mga pasaway, ganun. At saka yung mga... Ganyan po na parang punishment po. So parang madalas normal na po yung namimitik, namamato, ganun po. Minsan nang hihila po, tas habang hihila, sinisigaw-sigawan. So parang ano po, kadalasan pag flag ceremony, parang napapahiya po yung mga estudyante.
Tapos may ano rin po, yung ayan din po, napapatayuin dun po sa may araw, ganun. Tapos may isa rin po na sinundot po yung private part nung kaklasik kong babae po, nung teacher kong lalaki. Tapos ayun po, hinampas din po yung likuran niya, yung private part po. Tapos sa mga lalaki naman po, kinukurot din yung parang sa may singit po pagkapasaway, ganun po. So, ayun po, parang normal na po kasing ganun. At saka marami pa pong iba, mga ganun po. Inireklamo yan, Jana? Sige, palagpasin natin yung sa nangyari sa inyong Ellen. Pero yung sa pangungurot at pag-aano ng mga private parts, hindi nireklamo yan ng mga magulang lol? O natakot? Ano po, parang natakot po kasi magsalita yung kaklase ko nun. Kahit na. Tapos hinayaan na lang po. Pero parang natakot pagsalita yung mga estudyante po na gano'n nga po yung ginawa nung teacher na yun. Mali yun eh, kasi sexual harassment yun eh. Pwede yun. Yun po, nadadress po yung gano'n. Tapos po sa akin mismo, mga bal po gano'n. Na ayan, ano po, hahampasin yung sa may legs, gano'n. Et cetera po, gano'n. That is a sexual harassment, Chana Kylie. Hindi siya disiplina, hindi rin siya punishment. Those are sexual harassment. It's sad kasi nangyayari yun sa inyo. Tapos natakot kayo, imbis na sa iba. Pag yan nalaman ng magulang nyo, magagalit yun, sobra. Makukulong yung teacher nyo. Lalo pag madami pa. Kahit sabihin mo na dinidisiplina, ano kakulto? Dinidisiplina mo yung bata pag anong bagay? Hindi ah. Kahit naman sabihin na natin, Catholic school, kahit sa Biblia, ganun ba? May ganun bang ano si Jesus na nanunundot? Nangungurot ng ano? Hindi ah. That's not good. Ginagamit niya ang ano yun. Yung parang mga tinatarget niya pong ganun, yung alam niyo pong ano, parang masyadong advanced po yung katawan sa age po nila. Ganun po. Kaya nga, sexual harassment yung ganyan. Hindi siya... Yes, tama si Donna. Ano ng improvement na magre-resolve sa ikakaganda ng bata. Alam mo kaya yung ibang bata, magtataka ka, ba't ayaw nila malaki ang boobs? Boobs are actually, di ba yung mas malaki? Kahit pa yan nung araw, mas maganda siya. Bakit? Kasi nga, yan ang sign yan ng fertility. Yung sexy, hindi. Ano na lang yan, ngayon na lang yan dahil sa mga nagpapaslim. Pero yung boobs, ever since, ano yon? Kasi the more nga daw na malaki yung boobs, parang gatas, parang ganun. It's a different way. Pero alam mo kung ba't yung mga iba talagang tinatakpan nila? Kasi nga, because of that kind of action. It's not good. It's not discipline. That's harassment. Sana Jana, dumating yung point na may magreklamo. Pero sana wala nang mangyari. Pero pag kung sakaling may magreklamo, sana umano ka. Sana magkaroon ka ng courage na magano, para ma-end na yung ganyan. Pero kung hindi mo kaya, of course, that is an option, parang ganun, to the person. May mga iba kasi na ganun na. Kaya ayaw nilang nagre-reklamo kasi ayaw nila na ikukwento sa harap ng maraming tao. Iuulitin yung ire-recall kay mga ibang mga talagang sexual assault, ikukwento yung mga nangyari sa kanila. Hindi nila, takot na takot sila kasi nga, medyo psychological, nagkaroon sila ng trauma. So thank you, Jana, Kylie, for sharing that kind of story. That is where, I know it took courage to share that kind of story. Thank you, Jana, for that. For trusting not just me, but all of your classmates. And I hope na hindi na siya maulit. And time will come if you will become a teacher na pag nakakita kayo ng mga ganyan, yung mga reports ng ganyan, ay i-ano natin, hindi natin, alam nyo na, baggawan nyo siya ng, matulungan nyo na mas tak. Okay. So I guess meron tayo dito, no? Lerum, may kukwento ka daw, sabi ni Danica. Same school po yung kinukwento namin ni Jaisel. Success teacher talaga. Jesus, okay. Isang teacher kaya yan, Aryan? Yung kinakwento niya ni Jaisel? O iba? Grabe naman po matuma.
Kasi po grade 5 po yung kinakwento ko. Grade 5 isang teacher, teacher yun, Arian? Baka po hindi. Eh, di nakakabuisit nga sa section nyo, ay sa school nyo, kasi magkaibang teacher, tas ganun pareho yung ugali. Ay, isa. Grabe yun. Kasi magkaiba. Grabe talaga sa Santa Cruz. Ikaw din, Lerum Camo, no? Meron na, may mga ganong experience. Santa Cruz. Na kaya sobrang ano ng corporal punishment eh. Kaya, actually, kaya yung mga ibang magulang, sobra din nila pinoprotektahan yung anak niya. Diyos ko, naalala ko, sinugod ako ng magulang. Alam niyo kung bakit? Kasi yung anak niya, kinuha na ng mga kaklase ng mga tissue. Sabi niya, alam ko naman po, 5 piso lang po yan. Kaya lang po, para baka po binubuli anak ko. Sobrang ano niya sa anak. Pinagsasalitaan ako ng masama ng anak niya dahil sa tissue. Pero sige na nga. Oh, sinugod ako, tissue. Pero, tingnan niyo kung gaano kaano yung mga magulang pag ganyan kasi ayaw nila na nabubuli yung anak nila. Kaya lang, of course, we could understand the student kasi minsan talaga, pag traumatic experience natin, hindi ka magkukwento. Kasi ayaw mong lumala, ayaw mong ulit-ulit. At another thing is ayaw mong i-invalidate yung feelings mo. Like for example, anak, baka naman gawa-gawa mo lang yan. Mga ganun or baka mamaya sabihin tas ikaw pa mapasama. Kaya may mga iba yung nagkukwento. Okay. Ang discipline is different. Tama ka at saka sa punishment. Because the discipline is the practice of teaching or training a person to obey rules or a code of behavior for a short and long term. Again, may obey the rules and code of behavior. Pero, ang punishment naman is to control children's behavior. So ngayon, ang pinagkaiba ng iba is the discipline. It will give you bigger, a better opportunities kasi yung punishment, mali. May sinaktan, gano'n. Pero yung discipline sa sarili. Like for example, isipin na lang natin yung diet. Ang diet is you will restrict yourself, you will change your lifestyle. Kaya mahirap mag-diet eh. Kasi you will change your lifestyle, pero yung kasama mo sa bahay, hindi mag-change. Kaya bumabalik eh. Like for example, I am eating vegetables. Tapos yung kasamahan mo sa bahay, eating kare-kare, eating their favorite foods. Ngayon, sabi mo, dapat may disiplina ka. Alam mo, hirap nun. Kasi, dalawa pang preparation ang gagawin. Yung mga ganun bagay. Tsaka, hindi kasi siya yung normal. But you really need discipline to control yourself. So, yun. Magkaiba yun. Kasi tsaka, for example, gigising ka ng maaga. Every now and then, I will wake up at 5 o'clock in the morning. Parang sa military discipline. So, yun. Magkaiba siya sa punishment. Kasi punishment, nasaktan ka lang para hindi mo siya gawin. Sabi dito, discipline should focus in correcting and educating. Promote responsibility and self-discipline. And never undermine or compromise the dignity of the learner or educator. Dapat hindi ka, hindi naman sa hindi nakakapanakit, pero dapat, pag dinisiplina mo siya, hindi siya yung mapapahiya. Hindi siya yung mararamdaman niya na he or she is a less. Hindi dapat ganun. Okay? Classroom discipline can be, of course, negative or positive. Kasi negative discipline, it focuses on the punishment. So, tama din kayo na sinabi niyo na minsan, pagkapareho yung nagiging under ng discipline yung punishment. Kapag negative, pag hindi na siya, pag nakafocus ka sa problema. Ano yung example ng negative discipline? Yung corporal or physical punishment. Hitting, smacking, slapping, and everything. Tapos, or minsan may gamit pang whip, stick, shoe, wooden spoon, ayan. Kicking, shaking, throwing, pinching, scratching, hindi rin dapat siya. Forcing the children to stay in uncomfortable positions, forcing children to swallow spices, or washing their mouths with soap. So imagine that kind of discipline na gagawin sa'yo ng teacher mo, it's not good. And sometimes, ayan, meron din tayong mga psychological disciplines, yung mga sarcasm or making fun of the children. Ay, kuto, kutuhin. Parang ganon. Kaya yung if ever na mahilig kayo mag-joke, you also need to know na ano yung tamang joke and not below the belt. Threats. Sige, pag nagsumbong ka, mababagsak kita. Ganun. Name calling. Ay, negro. Parang ganon. Hindi dapat ikaw yung nauuna. Yelling and commanding. Yan, nagiging galit. Pinagsisigawan yung mga bata. Humiliating actions. Ayan.
So, such as forcing children to stay in undignified position or wear a sign. Ayan. Hindi naman magnanakaw yung bata na para agad hiyain mo. Okay. So, positive discipline is a good thing. Now, ano yun? So, hindi ko na siya isa-isahin na. Ito. Collaborative class norms. Pag sinabing collaborative class norms, gagawa kayo ng, for example, you will have, may meeting kayo, or ito yung mga discipline natin, ganito yung gagawin natin. So, ganun siya. Hindi yung sa'yo lang, the specific discipline, ayan, pwede siyang pagmeetingan with the parent, na ito yung gagawin natin, pwede siya na, it could be, base dun sa gumawa ng school, etong klaseng mga bata yung gusto, or maybe bibinase ka sa ibang school, ayun. So, yun yung collaborative norms. Yun yung mga nasa handbook natin. Okay? Next is, ayan, developing a classroom code of conduct. Aside from the school conduct, pwede rin sa classroom, gagawa tayo na sariling conduct. Like, for example, during our first meeting, okay class, let's have a classroom code of conduct. Ano yung pwede natin gawin during these actions? Ayun. So, an example of that is this one. Learner must all be on time for lesson. Lalo na, for example, ngayon, meron tayong online learning. So, kailangan 3 o'clock, nandito na kayo. Okay? Pag 3, ayoko na. Or, pwede rin naman na during face-to-face classes, lalo na pag kunwari ikaw yung first subject, after recess and after lunch, pag hindi kayo nakapasok, kasar ako na ipinto. Learner must raise hand when he or she wants to speak. Learner must listen when other students are speaking. Learner should talk quietly when working in groups. And learner must try his or her best to always do the homework. Now, one of the things that will make the students happy is if ang teacher ay may code of conduct. Then, like teacher must arrive on time of the lesson. Teacher must be well prepared for the lesson. Teacher must do his best to make the lessons fun and interesting. Teacher must be patient and help learners when they don't understand something. And teacher must be fair and avoid favorites. So, yun, pwedeng some examples of classroom rules for teachers. Matutuwa yung mga bata pag ikaw may sinusunod ka ding rules. They will feel very happy. Aside from that, the class norms, we could also have the logical consequences. Simple lang naman yung sa logical consequences. Bawat action ng bawat bata ay may mga mangyayari. Like, for example, hayaan mo sila. Like, for example, dun sa, sabi, ang kailangan daw, sabi niya parang, baka mamaya, pag kunwari, hindi niyo to ginawa, babagsak ka. So, pwede yun. Lahat. May consequences. Lahat ng gagawin natin. Okay? So, aside from that, we also have consistent application. Dito, for example, bawal, ang sabi daw sa handbook is bawal mahaba ang buhok. Tapos nung una, okay, sige, palagpasin natin yung una. Hanggang sa yung pangalawa. O yung pangatlo, hindi na pinalagpas. Pinagupitan na, pinasatsat na. Pero yung pang-apat, biglang pinalagpas. So, dapat consistent. Kasi mararamdaman nila that you only have favorites. Kung ano yung rules mo na sinabi, dapat diretso na yan. Nakonfis ka ng cellphone, hindi binalik yung cellphone, binalik, or dapat magulang ang kukuha ng phone. Kasi ayaw kunin ng magulang. Okay, so hindi kukunin yung cellphone. So yun yun. Consistent application. Education agencies provide suggestions or how to respond daw to misbehavior. Now, sometimes meron tayong providing verbal or written reprimands. Supervised schoolwork will continue to learner's progress at school. Pwede siyang demerits, mababawasan yung grade. O for example, yung conduct natin, dati kang A+, magiging A ka na lang or B. Performing tasks compensate the benefit injured party. I remember one of my the schoolmate, ayan, sa BSU, nagharutan yung mga, nagtetext siya. Ay, hindi. Nakapatong yata sa third floor kasi sila. Nakapatong yung phone yata or nagtetext or whatsoever. Kaso, may mga kaklase siya nagharutan. So, nahulog yung phone. Pinalit na nila yung phone. Kasi kailangan eh. Nasira, palitan. I remember one of the best stories that I have is one of my classmates in elementary. Diba sa boys, meron silang ihian. Yung ihian nila, iba, parang, basta alam niya ihian ng boys. Ngayon, yung kaklase ko, nagpaalam. Sabi nung kaklase ko, siya siya. Pagbalik niya, takot na takot siya. Kasi, mataba kasi yun. Tapos sinakyan niya yun, sumakay siya. Nasira. Ngayon, binalita nila.
another thing, one of my student, na nagalit siya doon sa isang student, isang kaklase niya, kasi parang nasira yung, may itinakas siyang speaker, tapos nasira yata. Sa sobrang galit niya, sinuntok niya yung wall. So, lumusot yung kamay niya, kasi plywood lang yun eh. Firewall ata yung tao, hindi ko alam kung anong tao. Paglusot na ganun, tapos sa kabilang section, may bumagulat sila, may malakas, may bumakat na kamao. Okay, so yun, ginawa, pinagawa niya yung nasira niya. Kasi dapat ganun. Detention is also important and suspension from school activities. Alam niyo minsan, yung mga hindi nakakasama sa graduation kasi pinagbawal silang graduate. So as a teacher, we also need to think about some things. Like for example, when should a teacher call home parents? Baka mamay, hindi naman kailangan tawagan. Maayos naman or minor. Or baka kailangan ng tawagan. When should the teacher send a student to the office? What consequences does the teacher have for minor infractions? How should the teacher address the repeated misbehavior? Papaulit-ulit na. How should the teacher acknowledge and encourage exceptional actions? And should the teacher track any of this? So those are the different questions that the student should ask itself. And aside from that, student discipline is a complicated process. Kaya kailangan kasama yung school staff, the student, and their parents. Now, most schools, of course, have their rules. And when the issue of discipline turns up in a discussion, the argument, of course, should center on how many rules there should be, whether there's too much or too little punishment, and what kind of punishment works best. So, dapat ang discipline ay hindi basta-basta, dapat hindi, inaayos siya talaga. E, time for resolution. Sometimes, meron tayong tinatag na time for resolution pag kunwari, inaayos ni teacher. Now, we could develop some routines. For some, ito yon. Actually, ito, ginagawa ko to. During the first period, sa inyo, ginagawa ko to. I always ask, how are you doing? How you doing? Diba? Parang si Joey Triviani lang sa friends. I always ask you that. But if face-to-face tayo, hindi lang yun ang itatanong ko sa inyo before we begin our lesson. I will ask, how's your life? How's your friends? Okay ba kayo? So I always, at pag may nagsumbong sa akin ng conflict, pinag-aayos natin siya. Kasi kailangan. One of the things that we will do as an advisor is to have this kind of circle. We need to focus, we need to check, dapat lahat. Dapat mas maayos. Lalo na isa part ninyo, may mga kaklase kayo na hindi na pumapasok. Or hindi basta-basta, hindi na siya laging pumapasok. So those are the different things that you need to check first then. Okay? So we also have a suggestion box. Baka may gustong sabihin yung bata and they're very shy to tell it with you. Anonymously, sabihin. And of course, you can create a freedom board. Now, my dear students, ang freedom board, kailangan minomonitor. Baka mamaya may nabubuli na rin. Or baka sobrang pangit. Have a conflict resolution process to the students. Like for example, okay, nagkaaway si ganito. Ano yung second step na gagawin? Third step? Ayan, may ganyan. So aside from that, we have a peace table. So peace table, like for example, papupuntahin nyo sila doon. Na, kasi sa elementary, madali lang naman yung mga conflicts. Lalo na yung mga lower LM. Mga nagtulakan lang, hindi sadya, naglaro, hindi sinali. So medyo mababaw lang. Kaya pwede sila sa peace table. Tapos mamaya, okay na sila. Yun yung peace table. Kaya lang sa high school, iba. And of course, we need to have calm spaces, breakout rooms, like health, mental health corner. Yung sa kabilang teacher, may pakapi pa siya. Okay, so pwede ka rin naman mag-dun. Kunwari, may dispenser kayo. Kunwari, nakahiram ka sa DepEd na may gano'n, na pwede sila magkapi doon. Ugasan lang nila. Yung mga ganong bagay. So pwede naman doon. Or kapag hindi, you just pay something, some place na pwedeng makahinga yung bata. Okay? So actually, that's it. It's dami. Do you have any questions? May questions po ba kayo? Okay. 18 crispy pata po, yung gitin pa po. Ano yun, Danica? Yung sinasabi mo? Turo po, peachy. Patawang-tawa naman si Ari. Okay, so mukhang nag-enjoy naman kayo. So, the rest of the class, teka lang, bakit wala na tayong lalaki? Nasaan na? Kanina nandito si Mar. Nasaan na yung iba? Ito na ba to? Eh, kasi itong mga taon to, ito lang din yung mga lagi pumapasok.
si Marjorie, si Jody, yan, kalina pa yan nandito. Si Irish. Si Irish, hindi masyado nagre-recite. Mary Faye, hindi rin masyado nagre-recite. Si Alaika, marami yung mga nasa isip pero hindi nagsasalita. Alaika, nagsasalita ka sa susunod. Ah, okay, nakita ko na si Mary Faye. Si Mary Faye, kanina pa yung kumakain eh. Pero naka-open cam yan. Okay. Rangelo, nagre-recite. Si Honey, late dumating. Pero hindi na rin siya na masyado nagre-recite. Si Shaina, nagre-recite. Si Donna, nagre-recite. Si Nicole, nagre-recite. Si Marivic, si J-Rose. Si Bea, parang hindi ko pa nadidinig ng boses. Si Cindy, lagi nagre-recite. Si Joy, si Danica, si Mary, si Jana, si Angelica, si Aria, nagre-recite siyan. And si Sheila. Eh, kayo lang lagi kong kasama. Eh, kahit pag kunwari nalilate tayo ng ano, kayo-kayo lang din. Ah, eh, kayo lang, ilang kayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Ano pagkatapos ng 6, 12? 18, 19, 20, 21, 22, 23. Eh, meron nga pala dito sa baba. Ba't ko binibilang? 20, 22 kayo? 22 lang? Kani, nasa na si Kylie? Jana, yung nagpipicture? Ma'am. Ayun, Jana, Kylie. Ayun. Okay. Anyari? Nasaan na yung mga klase ninyo? Stop ko ni recording. Ito to eh. Ito yung hinahantay kong record sa